Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Edukasyon. Isa sa mga bagay na humuhubog sa estado at karangalan ng mamamayan. Ang pinakamalakas na sundata laban sa kahirapan. Makikita na ang marami na araw-araw pumapasok sa kanilang mga paaralan lang na nagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Isa lang ang hinahangad, ang magandang kinabukasan. Ang pagkakamit sa edukasyong dapat sana ay kasama sa karapatan ng lahat ay dahil sa kahirapan ay ang mga masiswerteng ilan lamang ang nakakakamit. Ito si Sheena Sanchez, daycare ni teacher. Kung sa tutuusin, maraming programang binibigay ang gobyerno para solusyon sa problemang ito. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Ayon sa Annual Poverty Indicator Survey sa taon ng 2017, ay higit kumulang isa sa 10 batang Pilipino ang hindi na nag-aaral. At sa pagdating ng bagong survey mula sa nakaraang taon, ngayong Hunyo, ay inaasahang mas malaki pa ang bilang na ito. Dumako tayo sa isa sa pinakatanyag na solusyon na inimplementa ng gobyerno noong taong 1999, ang daycare. Isang panukala mula sa lokal na gobyerno na dapat mayroong isang daycare bawat barangay sa kabuuan ng Pilipinas. Ngunit kahit yon ang nakasaad sa panukala, marami pa ring wala nito. At kung mayroon man, kung hindi kulang sa kagamitan, ay talagang napapabayaan. Sa ating pagtalakay sa problemang ito, dumako tayo sa Barangay 61, Zone 64, District 6 ng Santa Mesa, Maynila upang makapanayam ang mga residente doon. Sa unang pagtapak sa Barangay 631, halos wala itong pinagkaiba sa pangkaraniwang barangay na matatagpuan sa Maynila. Makikita ang mga makikitid na iskinita, ang mga batang naglalaro sa daan, mga bahay na iilan lang ang maaayo, ngunit ang ilan naman ay papatong-patong at sira-sira. Isang halatang bakas sa pagkakaiba nga ng estado sa buhay ng mga mamamayan sa loob ng Metro Manila. Pinapagamit natin yung frequency
sa mga daycare students. Ano na yung wala kami sa yung comfortable gusto mong tigyan na kukuha yan sa environment. And then, mga yung kalibigan. Actually, ay, yung kalibigan na. Pag-ikot sa daycare ay kapansin-pansin na kaagad ang kakulangan sa kagamitan ng munting kwarto na ito na itinuturing na paaralan ng humigit-kumulang na 30 na mag-aaral. Ako ang chairman dito sa barangay na ito na siyang napiling yung San Beda College. San Beda University, Senior High School. At syempre, kapasalamat ako sa buong team nyo dahil napili nyo ang daycare center namin sa pamamuno ni Teacher Emma Simon upang matulungan ako ano man yung pwede or nakita yung problema na may kakulangan din siguro si Barangay Chairman. At ngayon pala nagpapasalamat na ako dahil nakita ko na kung paano nyo minamahal yung barangay ko at kung ano yung mga naging problema sa daycare, andyan kayo para tugunan. Ilan po yung estudyante na nakikater po nung daycare. Meron kami first session at saka second session. Basta all in all, meron kami 30 students sa daycare. Lahat yan taga dito. Yung iba naman, meron kasi halimbawa sa ibang barangay, walang daycare. Dito nag-enroll sa barangay namin. Ano po yung mga facilities po ba dun sa daycare? Enough para sa mga kailangan ng mga students sa pagkatuto po nila. Sa daycare center namin, actually yung sa baba ng barangay namin kasi yung sa taas yun yung office of the barangay chairman. Yung baba na yun na daycare students, daycare center school, meron doon yung professor, meron doon yung teacher galing sa Manila Department of Social Welfare sa City of Manila. Pina-provide yun ng local government natin. And then meron naman mga chairs at saka mga tables na pin-provide na ni Barangay Chairman way back before pa. And so far naman, wala naman masyado kulang. Siguro ang napapansin ko lang, medyo kulang lang sa gamit yung mga drawing or mga coloring book, which is talagang kailangan ng mga, sabihin na natin, mga prep students. Next question po. Yung mga kakulangan po na yan, ano yung nagiging epekto nun sa learning ng mga bata dito sa barangay na. Like yung medyo may kulang sa coloring book. Siyempre, pag bata naman kasi yung mga ganyang bata, yung mga edad na 4, 5, 6, yun kasi yung mga ina-enroll dyan. Hindi naman kailangan talaga necessaryong maraming visual aids or maraming kailangan. Ang medyo problema rin kasi ng barangay namin, yung daycare center namin, yung schoolers sa visual aids. Because ako na yun, provide ako na rin nag-design. Dahil yung professor ng daycare is hindi siya talaga masyadong, hindi siya yung tipong teacher na talagang tutok talaga once na nagturo. Siguro medyo may nagiging kakulangan lang din, siguro yung lack of teaching ng professor. Pero pwede naman din kasi sa mga coloring books, siguro bonus na lang yun or additional na lang yung supplemental things na lang ng mga bata yun. Pero all in all naman, okay naman kasi sa barangay. Saka ano yung kakulangan, pinupunan ng magulang. Like sa mga photography, magulang na yung nag-recover dahil wala namang allotted budget o local government para sa mga daycare students. Sa pagkakarinig natin sa perspektibo at sa loobin ni Chairwoman, dumako naman tayo sa patuloy na pagtuklas ng problemang mukhang higit pa sa mga kakulangan sa kagamitan. Tunghayan naman natin ang sa loobin ng mga magulang at ng punong guro. Ano, yung facilities po ba na meron, for example, yung daycare na room, enough po ba siya to cater sa students? May mga kulang po ba dun sa place? Yung estudyante, sakto lang naman yung size ng daycare, kaya naman. Pero dun sa mga
bata, yung mga gamit nila, medyo mayroong konting kakulangan. Siguro, pero I think hindi na yung barangay yung may kulang doon. Ngayon po yung teacher na rin, kasi hindi masyado siyang madaming visual aid na nakaprovide. Ano po sa sinasabi niyo parang mga kulang po? Paano po niyo naapektuhan yung pag-learn, yung pag-ano po? Tuto ng mga bata sa daycare. Eh kasi, more on kasi yung napapansin ko doon sa daycare namin. Siyempre, kung walang mga ganong mga visual aid, tapos tutok lang din siya, sabi, parang kinukulang ng teacher na, oh, mag-color kayo, mag-sulat kayo, ganito lang. Pero wala yung more on teaching na, halimbawa, pababasahin sila sa blackboard, ganun. So, parang mas fun kasi sa akin kung ang teacher is ganun. May interaction sila ng student. Sa palagay niyo po ba, yung daycare niyo po ba, sapat na po ba ito? Sapat na po ba yung mga facilities nito? Sa akin lang, hindi sapat yung sa ano namin, sa daycare. Ano po yun? Yung facility dito, hindi sapat. I see. Paano po kayo nyo sabi na hindi po sapat yung... Kasi yung pangatingin sa mga bata sa surrounding dito. Dahil sina po dun sa... Tambakan. Tambakan po sila? Mm-hmm. Then, sa palagay niyo po, anong po kayang kulang dito sa daycare nito na pwede pa nating itagdag? For example, dito, po yung mga facilities po na pwede natin itagdag. Dito sa akin, ang kulang ko dito, marami kong kulang dito sa daycare. Maraming talaga. Kaso wala akong hindi ko masabi sa inyo kasi sumusunod lang ako sa patakaran dito sa barangay. Sa palagay niyo po kaya, anong po kayang yung pinaka... kailangan talaga. Ang gusto ko talagang kailangan dito, meron akong storybooks. I see. And then yung ano ng mga bata, katulad ng blocks, mga ganun. Ano po yung blocks? Blocks. Yung mga ginagawa ng yung mga ano, blocks ng mga bata, kung gusto nila mag-ano. Ma'am, usually po ba, ilang estudyante po yung napunta dito sa daycare? So, usually, kung pumupunta rito, minsan ang exactly ng minsan 20, pumapasok, minsan bibilang ka ng 15. Sa palagay niyo po, may mga barangay issues po ba dito? Marami. Dito hindi ko na lang masabi sa inyo. Mahirap na magsalita kasi. Sabagay. Pero meron po ba kayo masasabi sa amin na parang major issue po? Marami issue dito. Pag ang halimbawa, pag mayroon kang, halimbawa sa akin, kailangan iyaano ko pa sa barangay na ganito, mayroon kaming meeting, kailangan nasa, masasabi mo lahat sa kanila. I see. Ay, ma'am, ito po, last question po. Kung if ever nga po na, sabi nyo nga po, 5 years na pong na kayo nagtuturo dito, and in that 5 years po, nandiyan pa rin po yung mga ano. So, kung hindi man po mapaalis sa barangay yung ito nga po, in the following years po, ano po kayong pwedeng gawing remedies or some, pwede pong gawin para hindi man lang po makadistract sa ano? Ano na lang nila kung saan nila dapat lagay. Mas maayos na lang. Mas maayos na lang ang lagayan. Yun lang. Ang daycare nga ay isa sa mga naging pangunahing solusyon ng gobyernong Pilipino para madala ang edukasyon at iabot ito sa mga mamamayang kabataan. Sa daycare nga, unang nakakatikim ng pag-aaral, mga aktibidad at paghubog sa kakayanan ang mga batang kasama rito. Ngunit hindi ba maaaring ikonsiderang hadlang sa pag-aaral ang kawalan ng lugar, ng espasyo, kakulangan sa kagamitan, at ayon sa mga residente, ang kapabayaan ng mismong guro sa pagtuturo na rason sa pagbagsak ng kalidad ng edukasyon na ibinibigay ng daycare? Sa patuloy na pag-unlad ng mga tanyag na akademikong institusyon na matatagpuan sa sentro ng Maynila, tina ba na pag-iiwanan na ng gobyerno ang pinakapundasyon ng pagkatuto? Ang pagkatuto na nagsisimula sa pinakapangunahing hakbang sa edukasyon. Kulang-kulang na mga libro, pasilidad, mga sirang bubong, mga kable na nakalabas,
at hindi epektibong guro ang ilan lamang sa mga problema na kinakaharap ng mga paslit na may mga munting pangarap. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ito muli si Sheena Sanchez at ito ang Eduk-Aksyon.